Hello, hello, hello. Good morning sa inyong lahat. This is Team Bahay Darnet again. Signing in, vlog on. Ayan, inagahan ko na ang pagbablog. So, ang oras ngayon is nasa 8:10. Ayan, so nasa 8:10 na tayo, no? So, maganda yung topic natin ngayon, guys. So, ito na po yung request ninyo. Ayan. So, magpo-pull down na tayo ng intake manifold ng Nissan Almera. At tuturuan ko na kayo kung paano baklasin ang intake manifold ng Almera. At kung paano baklasin din ang spark plug. Ayan. So, lilinisan ko lang yung spark plug ko kasi wala pa akong pangpalit. Ayan. So, wala pang pera si Darnet. Ayan, no? Masaya na naman ako kasi may natulungan na naman tayong isang kaibigan natin na nagsubaybay at naganap ng problema sa kanyang sasakyan, lalong-lalo na sa kanyang Nissan Almera. So may mga comment kami dyan, inalalayan ko siya kung paano niya gawin at napanood niya yung video ko. At yun, kahit pa paano, nag-comment naman siya na nasundan niya step by step yung aking tinuturo kung para maayos niya ang kanyang sasakyan. Ayan, so nandito po yung comment naming dalawa. Ayan po. Tapos yung comment niya na nagawa niya nga. Ayan, yan po yun. Ayan, so salamat din sa iyo at kahit papaano natulungan ka ng video ni Team Bahay Darnet. Ayan, so yun nga guys. Bago ang lahat ulit ha. Every time na magbabaklas kayo, lalong-lalo na sa engine room natin, unang-una, huwag niyong kakalimutan tanggalin ang negative terminal ng battery kasi mahalaga po 'yan para kung sakaling may magalaw man kayo o mayroon man kayong makontak sa kung positive yung tinatanggal niyo tapos madikit niyo yung tools niyo sa body ground, hindi po magi-spark at hindi po masisira yung kung ano man yung dapat masira pagka nag-spark, diba? Tapos, lalo na ulit, dahil intake manifold yung tatanggalin natin sa Nissan Almera, ilay-ilay nyo na lang at huwag nyong tatanggalin yung sakit ng throttle. Ayan. So, ipapakita ko rin dito sa video na to pagka nasimulan, natapos ko na tong kunting briefing lang para hindi kayo magkamali at para hindi rin magka-problema ang inyong sasakyan pagka in-start nyo na po. So, wag na nating patagalin pa. At kung hindi ka pa pala, ayun, may isa pa. At kung hindi ka pa pala konektado sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share my video para matulungan natin ang ating mga kaibigan na namroblema sa kanilang sasakyan. At alam ko naman na makakatulong ang aking mga video para sa inyong lahat. Ayan. So, tara na, umpisahan na natin hanggat maaga pa. So, inihintay ko lang na mag normal yung aking temperature, yung aking idling para pagka nagbaklas na ako, pagka start ko, hindi na ako maroroblema sa kanyang idling. Ayan. So, tara na. So yun nga guys, no? Bago tayo mag-start magbaklas ng kung ano-ano man, tanggalin natin muna ang ating negative terminal. At isunod natin yung air duct housing natin or air cleaner housing kung tawagin. Ayan po, no? So kailangan nyo lang din naman baklasin yan para matanggal natin ng intake manifold kasi nakadikit po dyan ng kanyang hose. Ayan, so ingat-ingat lang din po sa pagtatanggal mga kaibigan, no? Para wala pong masira na mga pyesa. Ayan, so ingat-ingat din sa pagtatanggal ng hose kasi minsan malutong na po ang ating mga hose. Ayan, so saglit lang naman tanggalin yung mga yan. Kung alam, madali lang naman sundan po yan guys, no? Lahat lang naman na nakakabit sa intake manifold natin is dapat nating tanggalin. Yan yung mga hose. So kitang-kita naman guys kung ano yung mga nakadikit diyan. So susundan niyo lang kung ano man yung nakikita niyo diyan sa video at check po na masusundan niyo po 'yan. Ayan guys, no, ingat-ingat din sa pagtanggal ng mga sakit natin, mga fittings.
lalong-lalo na yung mga host, ayan, kasi mayroon siyang tube dyan na pinagsasaksakan. Huwag iwasan niyo po na maputol po yan para hindi po magka-air leak. Ayan guys, no? So, ang tornilyo naman po ng ating intake manifold ay 5 peraso lang sa baba at 2 doon sa taas. Ayan, so makikita nyo naman dyan guys kung paano ko tinanggal. Gis lang na socket range, tapos ang inilagay kong extension niya is yung universal socket. Ayan, yung universal joint. Ayan, ang tawagin. Universal ba tawag doon? Ayan, basta yung joint. Ayan, yung pwedeng matiklo, mayupi-yupi, ganon. Yun na yun. Ayan. So, pagka natanggal nyo nan guys, luwagan nyo lang muna lahat para hindi na rin kayo mahilapan pagkatatanggalin nyo na yung tornilyo nyan. Ayan. Pagkatapos nyo matanggal yan guys, pwede nyo nang isunod din yung nasa taas sa bandang likod. Makikita nyo din naman guys kung ano pa yung hindi nyo pa nababaklas na tornilyo. At ingat-ingat lang din. At tatanggalin nyo rin yung dipstick nyan guys, ha. Nakalimutan ko nang sabihin. Yung dipstick para makagalaw kayong maayos at madukot nyo pong maayos yung dapat dukutin. Ayan. At siya nga pala, huwag nyo pong kakalimutan ha na lagi kong bilin na pagka nagbabaklas tayo ng mga ganyan, throttle, intake manifold, kasi kasama yan sa may throttle body. So huwag na huwag nyo tatanggalin yung socket ng throttle body nyo. Ayan. So dun sa bandang gilid, kaya may ipinakita akong gis na open range or box type. Kasi nakadikit dun yung harness, so hindi makakapasok yung socket range natin, kaya ginamitan ko lang siya ng gis na combination range. Ayan, ayan yung guys, yan yung sinasabi ko na tornilyo na gis sa taas. Dalawa yan, kabilaan po yan. Pagka natanggal nyo yan guys, automatic tanggal na rin yung intake manifold natin. Ayan, so hindi rin magkakaparehas kasi mas mahaba yung tornilyo ng intake manifold bolt natin sa baba kaysa sa taas. Ayan. So hindi na kayo malilito at hindi nyo na mapagpapalit yan. Ayan guys, no? Ayan, pag natanggal nyo na yung 5 sa baba at 2 sa taas, tanggal na yan guys. Ayan, so napakarumi po ng engine ko kasi hindi naman kasi nadudukot ng kamay yan unless na lang pagka binaklas mo talaga yung intake manifold at mapupunasan mo na yan. Ayan guys, no? Sa pagtanggal naman ng socket, i-prepress nyo lang naman yung sa socket natin, at pagka narinig nyo na yung tumunog, hatak na lang kayo. At saka isa pa, yung tatanggalin yung ignition coil, wag na wag nyong pagbabaliktarin. Kung saan nyo siya hinugot o kung saan nyo siya tinanggal, doon nyo rin po siya ibabalik para hindi na po kayo magkalituhan at alam nyo para doon sa kanya yung ignition coil na yon sa bawat cylinder. Ayan. Pagka tinanggal nyo na yan guys, dyan na rin susunod yung spark plug. Ayan. Tatanggalin ko na rin yung spark plug nyan guys, at sabay-sabay natin makikita kung okay pa ba yung aking spark plug. Ayan. So ayan, mayroon akong magnet, kaya tawagin is pick up tools. Ayan, pick up tools po yung tawag dyan sa ginamit kong ano, kasi yung spark plug range ko 14 lang din naman yan, so walang magnet yung 14 ko. Ayan, so kaya bumili ako ng pick up tools para kung sakaling dudukutin ko na yung spark plug, saglit ko na lang siyang makukuha. Ayan, so kayang-kaya yung palitan ng spark plug ninyo, kayang-kaya yung linisan yung inyong intake manifold. Ayan guys, no? Every time na magbabaklas kayo ng intake manifold, kailangan nyo pong palitan ng intake manifold gasket po yan. Kasi pagkasumingaw din po yan, magkakaproblema rin kayo sa idling nyo o palyado. Lalo na pagka ganitong mga modelo, kasi kunting air leak lang, magkakaproblema na.
Kaya salamat din sa mga nagsasuggest na mag, kung paano magbaklas ng intake manifold at yung kung paano magpalit ng spark plug. Ayan, so dalawang content na yan pero sa isang video na yan, kasi binaklas ko na lang din, so tanggalin ko, i-check ko na rin yung spark plug. Ayan guys, no, so grabe, sirang sira na yung spark plug ko, kaya ang ilalagay ko na lang muna dyan na spark plug kasi wala pa akong pambili is yung pang ano ko, pang pang test part ng spark plug. Ayan guys, no, wasak na ang puso ni Nasty Mac. Ayan, so wala na talagang, kaya pala medyo kumalas na ako sa gas kasi yung spark plug ko is hindi na nakakasunog ng mabuti, wasak na. So ikaw ba naman eh, magpo 4 years na yan, kaya talagang sulit na. Kaya mas maganda talaga pagka original is tatagal talaga yung spark plug natin pagka original yung binili. Ayan guys, no, yan yung intake manifold gasket, yung tinatanggal ko na yan. So mayroon na akong pamalit dyan, so papalitan na lang natin. So madali lang naman yan, pagkatapos mong linisan yung mga gilid ng intake manifold nyo, ay tsaka nyo na ilalagay yung bago nyong intake manifold gasket. Ayan, so napaka dali lang naman trabahuin yan guys, hindi na kayo mahihirapan. Pero dapat mayroon, bago nyo baklasin, dapat mayroon na kayong pamalit na gasket. Ayan, para iwas singaw. Ayan, so inilagay ko na isa-isa. Ayan, tapos siyempre para medyo maganda yung lapat ng gasket natin, wag, kung bago yung gasket nyo, wag nyo nang pahiran ng silicone gasket. So ang gagawin nyo na lang, lilinisan nyo na lang yung sa may cylinder head natin, yung nilalapatan nung intake manifold gasket. Ayan, dapat malinis po yan. Ayan, so punas lang yung ginawa ko dyan guys, kasi pagka inisprayan ko yan, minsan kasi papasok yung dumi doon, kasi pagka tinanggal nyo yan, makikita nyo na yung bulb dyan, yung bulb sa ilalim eh, pagka napasukan yun at kumalang yung dumi doon sa balbula natin, automatic din po, baka magka-problema pa po. Kaya mas mabuti na lang na punasan nyo na lang. Ayan, so pagka okay na yan, kakabit nyo na yung ignition coil natin. Pagka nahigpitan nyo na yung ignition coil, huwag nyong kakalimutan mag double check lahat po ng binaklas nyo. Nabaklas mo na lang din, nakabit mo na lang din, is i-double check nyo na po yung trabaho natin, kasi napakahirap gumawa pagka hindi nyo dino-double check, lalo na pagkaganyan ang dami tayong binabaklas. Kailangan mas mainam talaga na i-double check nyo po yan. Ayan, so kailangan din pagka first time mo lang na ipabaklas or ikaw na mismong magbabaklas, dapat mayroon ka ng nakaabang na spark plug in case of emergency, para papalitan mo na lang once na nakita mong hindi na good yung spark plug ninyo. Ayan guys, no, so ikakabit ko na. Ganun lang kadali guys magbaklas ng intake manifold ng Nissan Almera. Kunting ingat lang at kunting diskarte lang para maging maayos yung inyong idling, maging maayos po yung inyong sasakyan, lalong-lalo na sa pagtanggal ng spark plug guys, no. Huwag niyong masyadong pirasahin, huwag niyong masyadong higpitan para hindi po maputol ang ating spark plug. Kasi pag naputol 'yan, sus, napakalaking abala para sa atin 'yan guys. Kung ano yung higpit nung kinalas niyo, ganun na lang din siguro higpit ang iyong ganun na lang din yung paghihigpit ninyo. Ayun, so pinas forward ko na rin yung video na yan para umikli at hindi rin po kayo mainip, no. Ayan, so ganyan lang kadali magbaklas ng intake manifold ng Nissan Almera natin, mga kaibigan. Medyo mabusisi pero at least makakatipid ka na sa lever, makakatipid ka na rin sa
oras imbis na pumunta ka pa sa malapit na pagawaan, ikaw na mismong gumawa, basta masundan mo lang itong video ko. Ayan guys, no? So kung nakatulong naman ako sa inyong sa inyo, huwag nyo naman nang ipag-guide sa akin yung mag-subscribe at mag-like at i-share naman itong video para updated kayo sa mga susunod kong mga videos at sa susunod kong mga tips kung paano natin ayusin ang ating mga Nissan Almera. At pwede rin kayong mag-request kung ano man yung gusto nyong ipagawa sa akin, gagawin natin yan. Basta alam ko, pero kung hindi ko alam, bahala na kayo dyan. De, joke lang. Ah, kaya natin yan. Kayang-kaya natin gawan yan ng video. Hanggat ako'y nandito at nagbibigay ng kaalaman sa inyo, lahat ng request nyo ay gagawin ko. Ayan. So, gagawin natin yan lahat. Ayan guys, no, sa mga nagtatanong o kaya hindi nyo pa napanood yung ibang vlog ko, lalong-lalo na kung paano linisan yung throttle body ng Nissan Almera natin, mayroon na rin po akong video dyan. So makikita nyo rin dyan kung paano mag-reset. Every time na magbabaklas kayo ng negative, marireset yung orasan ninyo. So nandyan na rin. So i-start na natin guys para makita na natin kung ano ang magiging resulta. So ganda, no? Sana maging okay. Tara. Kung hindi pa ako nag-vlog mga tropa, wala na. Taob na yung sasakyan ko. Grabe, no? Sirang-sira na pala yung spark plug ko. Bira na spark plug na yan. So super okay naman yung hatak. Ayan, walang singaw. Ayan, ha. Pagka magbabaklas kayo ng intake manifold, huwag nyong kakalimutan magpalit din ng gasket. Kasi lapat na yung intake manifold gasket ninyo. Ayan. So kailangan talaga magpalit nun para sulit naman. Nagbaklas ka na lang din. So palitan mo na lang, 'di ba? So far wala naman akong nararamdaman na kakaiba. So hanggang doon na lang guys. Maraming salamat ulit.